Attorney Andrew Mancuro. Good morning, AIM Global Group of Companies! Pwede ko ba magsitayo muna lahat? Magsitayo muna lahat para medyo lang ano ta. Humarap lahat dito, humarap dito lahat. Hawakan mo yung balikat ng nasa harapan mo at masahihin mo. Hoy, huwag ka matulog. Eto na. Eto na ang guwapo. Okay, baliktad naman sa kabilang side naman. Okay, masahihin mo, masahihin mo, masahihin mo. Para hindi makatulog, eto na. Okay, thank you, magsiupo muna lahat. Okay. So, ako po, si Attorney Andrew Mancuro. Okay? Isa po akong abogado. Alam nyo, pag mga abogado, medyo direct to the point. Sa totoo lang, it's either yes or no, black or white. Ganun lang kasi yung abogado eh. Kaya nga, nadadala ko sa pagdinegosyo ang pagiging abogado. Direct to the point, ano ba ang bottom line? Para hindi na kayo mahirapan, eto ang bottom line ng sharing ko. Okay? Kahit may title at profession ka at may negosyo ka na, katulad ko, para sa'yo ang negosyo ito. Just believe! Kahit busy ka, nakatulad ko, para sa'yo ang negosyong ito. Just believe. Pangatlo, nagdududa ka kung legit ang negosyong ito. Legit ito. Just believe. Idagdag ko ang pang-apat. Kung hindi naman mataas ang pinag-aralan mo at nagdududa ka pa sa negosyo natin, I just believe naman, tinamaan naman ang magaling. Okay? So, maraming bago, magpapakilala po muna ako. Ako po si Attorney Drew M. Mancuro. Mancuro po ang apelido ko kasi po nananalaytay sa dugo ko ang Mancuro. Naniniwala po ba kayo? Pag hindi ako nagturo haba ako'y nabubuhay, isusumpa ako ng aming mga ninuno. Ang first name ko po ay Andrew. Sa mga kalalakihan, you can call me Drew. Sa mga kababaihan, you can call me anytime. Yeah. Ang middle initial ko po ay M. Kasi po ang middle name ko, magaling. Tawagin niyo ako, Attorney Drew, magaling. Nagturo, okay po ba yan? Kwentuhan lang. Okay? First, ako po ay isang abogado. I have been in the practice of law for more than 28 years. Hindi ako tatlong abogado, limang taon. Ako po ay matagal ng abogado. 28 years na po in the practice of law. First 3 years ko po, as a background, isa po akong corporate lawyer sa Makati. Mataas ang sweldo. Kasi corporate lawyer eh. Pero malungkot. Bakit? Kaliwa kanan, harap likod, puro libro. Pag kinakausap yung libro, ayaw sumagot. Kaya pag kinausap ko kayo, sumagot kayo, kasi hindi naman kayo, libro. Tama. Saan gwapo? Sa personal o sa picture? Picture! Picture! The picture! Pag sinabi, corporate lawyer, ito po isa ngayon ng pagiging abogado ng malaki ang kita. Kasi bakit? Kumpanya ang papasweldo. At hindi basta-basta naghahal ang kumpanya. Dalawang qualifications na alam ko sa pagiging corporate lawyer. Number one, dapat matalino ka. Hindi mag-hire ang kumpanya pa sila na paewan-ewan. Dapat patalino ka. And number two na qualification, dapat guwapo ka. Mahirap yung qualification ng matalino, pero yung guwapo, medyo inborn yan. After 3 years sa corporate lawyer sa Makati, 9 years naman po ako na corporate lawyer sa isang malaking real estate company na pamumayari kung dati sinador. Hindi ko kinakahiya, pero hindi ko naman pinagmamalaki. Isa po ako sa mga corporate lawyer for 9 years. Same qualification. Matalino? At? Huwag ko nagkakaalaman tayo. Matalino. Huwag ko naman ako.
yung mata ko, ilong ko, yung tenga ko, bibig ko, guwapo. Pero bakit pag pinagsama-sama parang hindi maganda? So 3 years plus 9 years, 12 years sa corporate lawyer. After 12 years po, ito po yung kwento. Kwentuhan na naman tayo eh. May nag-invite sa amin, birthday party. Birthday party, 7 o'clock. At dahil birthday party po yan, 5:30 pa lang po ng hapon, nandun ako. Bakit kainan? Patay guto. 5:30, 6 o'clock, 6:30, 7 o'clock, wala pa po kainan. 7:30, 8 o'clock, pinag-deliver na po ako sa gutom. Wala pang kainan. Imbis na ilabas yung pinggan, ang nilabas, whiteboard, may mapapaliwanan. So, alam na. Sabi ko, naisahan ako nito. Gusto ko na umuwi ng bahay, kaya lang matraffic, gutom na ako eh. Malakas ang ulan, matraffic, bumabaha. Gusto ko nang umuwi, pero sabi ng barkada namin, 30 minutes lang, makinig ka lang. So nagkinig naman ako. At dahil matalino akong tao, naintindihan ko yung pinaliwanag. At dahil naintindihan ko, isa lang ang maliwanag na konklusyon nung gabing yun. Naintindihan ko, tama? Ang sabi ko, ayaw ko yan. Bakit? Naintindihan ko eh. Maraming tao ayaw sa ganitong klase negosyo, pero pag tinanong mo naman, hindi naman naiintindihan. Ano kaya yung inaayawan? Medyo bumol din, ano? So ayaw ko kasi, number one, mahilig ako sa ebidensya. Number two, matigas ang ulo ko. So ayaw ko, kasama ko yung asawa ko. Gusto nyo ang asawa ko, ayaw ko. Yun ang pinakamahirap na nangyari. Gusto kong uminom. Ayaw ng asawa ko. Eh, sino ba nasusunod sa bahay? Lalaki o babae? Babae. Tama. Ayaw ko, gusto niya, edi sinanod ko yung asawa ko. Kasi yung asawa ko po ay isang judge. Susundin, hindi. May warrant of arrest ka. Pwede ba tawagin ito ngayon muna yung aking magandang asawa? Hindi lang po basta-basta judge yan. Okay? Actually, siya po ang naghatid sa akin sa ganitong klaseng negosyo. yung asawa ko po yun, information ha, para lang makita niyo kung sino nakatayo. Diba? Yung asawa ko po inimbita last month ng US government just to attend the seminar ng Association of American Judges sa US. Okay lang po ba yan? Big time, hindi. Mas big time yung asawa. So ayaw ko yan. Gusto ng asawa ko. Bahala ka sa buhay mo. Bahala ka. Gawin mo yan. So umuwi yan ng madaling araw. Nagtitraining from Laguna. Pumunta. Alas na sa madaling araw, kasama yung mga taga-provincia. So nagsisigawan, nagpapalakpakan. Sabi ko talagang mga adik itong mga ito ah. Hindi ako naniwala. Ayaw ko talaga. Kaya lang dumating yung mga pagkakataon, pati nanay at tatay, kung nakikipalakpak na rin. Medyo sabi ko alanganin na ito ah. May style siyang ginawa. Parang kwentuhan lang naman tayo. Inimita ko ng asawa ko sa Ortigas, bumili tayo ng products. Ipagmaneho mo ako, masunurin asawa, tama. Pinagmaneho ko siya. Sabi sa akin, o tapos na nagpamaneho na ako. O nagpamaneho na ako. Sabi sa akin, umakyat ka, pera ng credit card mo. O di binigay ko credit card ko. Hindi umakyat ka, di ba may pinipirmahan? Pag akyat ko doon, sabi sa akin, mahaba ang pila. If I were you, makinig ka muna ng seminar. Pagtingin ko kanya, maraming tao. Tapos may pinuno ng sindikato at kulto, yung speaker. Style pala niya yun. Dumarating ang mga linggo buwan, napapaupo ako sa bandang kita sa harapan, at nung napanood na punta ko sa harapan, naintindihan ko na, maganda pala. Sumobra naman na naintindihan ko. Dati nakaupo na ako, ngayon nakatayo na ako dito para magpaliwak. Isa sa mga lessons na natutunan ko, you cannot escape your destiny. Pag may nakatakta pala sa iyo, Lord, wala kang magagawa. At pala yung pagkakapainbita sa inyo dito, pagkakasalin nyo sa Alliance in Motion Global, it's part of God's mysterious design. Yeah. Amen? Yeah. Hallelujah! Praise the Lord! Sumali po ako sa Alliance in Motion Global, January 2019, through President Joseph Lim.
January 2019, sumali po kami sa Alliance Emotion Global. After 2 weeks of doing the business, ako po ay naging Gold Executive Awardee. After 2 weeks. And after 2 months of doing the business, I earned my first million. Doing the business part-time. Okay lang po ba yan? And also, noong 2019, ako po ang 2019 Rookie of the Year. Okay lang po ba yan? Attorney, bakit ka mabilis? Ang tanong ko, bakit ka mabagal? Kasi sigurado ako na maganda ang Alliance in Motion Global kasi ako naniniwala sa kumpanya. Marami na rin po ako mga awards. Top 9, top 18 ng pandemic, after pandemic, top 6, top 3 ng project high, top 500, top 200 ng company. Okay lang po ba yun? Doing the business part-time. After 6 months of doing the business, binili ko po yung asawa ko ng Ford Raptor. Okay? March 21, during pandemic, bumili po ako ng portion ng lupa, 3,000 square meters, sa island, during pandemic. Ang gagawin ko po dyan, plano ko po dyan, half na resort. Okay? 360 degrees sunset at saka sunrise. Ganun po kaganda. Papatayin ko po yung kalahati ng Balabali, Indonesia, ang kalahati ay Santorini, Greece. Okay mo ba? Papatayin ko ng half. Para pag walang production, itula ko na lang. Diyan na kayo. Okay. April 2022, I was able to buy Mercedes-Benz. Gusto ko lang ma-feel yung experience of driving a luxury car. Kala ko nung bata pa ako ang nagbabaneho, nagmamayari ng Mercedes-Benz. Matanda, Chinese negosyante, hindi pala. Sa Alliance in Motion Global, pwede pala ang bata at gwapong tulad ko. Wala, so pag inaantok po kayo dyan, may lumalabas ng cup of coffee, totoo. Nagsesensya na paliko-liko. Grabe, no? Actually, hindi ko naman paharap ang Mercedes-Benz. Kaya lang makikita mo talaga sa Alliance in Motion Global, pati hindi mo na pangarap, pwedeng matupad. Okay, January 2023, last year, nakabili po ako ng 300 square meters of private subdivision sa Mission Hills sa Antipolo. Okay, eto na po, pakapi-kape, pa-travel-travel. Okay lang po ba, nagkakape ang inyong likod? Nagkakape po ako sa Starbucks. Okay lang po ba? Yung Starbucks po ay nasa Hollywood, California. Saan pa po ako nagkakape-kape? Sa Japan. Okay lang po ba? Saan pa po ako nagkakape-kape? Sa South Korea. Talo pa po ng mug ko. Maraming naaabot. Saan pa po ako nagkakape-kape? Sa Spain. Saan pa po ako nagkakape-kape? Sa France. Saan pa po ako nagkakape-kape? Sa Italy. Saan pa po ako nagkakape-kape? Sa Mediterranean Sea. Diba? Naalala ko yung barko po niyan kasi cruise po yan sa Europe. Okay? Cruise po yan sa Europe kasi laki po ng mega mall. Nagbabalik sa alaala ko yung picture po. Sabi sa akin, mag-drawing ka ng barko at eroplano. O drawing ko, mas malaki eroplano kaysa sa barko. Sabi ng picture ko, wrong! Never na magiging malaki ang barko sa eroplano. Ay nung nakita ko yung cruise namin, mas malaki pa sa eroplano. Kaya hinahanap ko talaga yung picture ko. Mali-mali ang tinuturo talaga. Yeah? Saan pa ako nagkakape-kape? Sa Rome, Italy. Mamma mia! Saan pa ako nagkakape-kape? Sa Athens, Greece. Saan pa ako nagkakape-kape? Sa Santorini, Greece. Saan pa ako nagkakape-kape? Sa London. Okay lang mo ba? Alam niyo po, isa sa mga natutunan kong lesson, ang bawat trip is an educational trip. Ma-expose kayo sa first world. Doon kayo magkape, doon kayo mag-travel. Kasi pag nakikita mo yung mga mayayaman sa Europe, iba ang vibrations.
kung hindi nyo maka-afford na magkape sa abroad, magkape kayo sa mamahaling hotel. Mura lang. Kano ba yung 300 na kape versus yung coffee dyan? Iba ang vibrations, maoobserbahan mo yung mayayaman, paano sila mag-dress, paano sila gumalaw, paano yung tonality of voice nila, paano yung diction nila. Marami kayong matutunan pag nagkape kayo sa mamahaling lugar o sa hotel. Saan pa kayo nagkakape-kape? Si Scotland. Okay lang ba yan? Saan pa ako nagkakape-kape? Sa Las Vegas. Few weeks ago, nasa US po kami. Okay, Las Vegas. Saan pa ako nagkakape-kape? Sa Arizona. Okay lang po ba? Saan pa ako nagkakape-kape? Sa Hollywood. Yun, magaganda po yung picture, pero alam niyo po ba yung behind the scene, the beautiful picture sa US? Few days ago, bago po ako mag-travel, nadisgrasya po ako sa bahay. So mag-claim na ako sa OBI. Sumayang sa bahay dyan. Kasama pa sa testimony, ha? Few days ako, natapilan ako. So isipin nyo, sinama ako ng asawa ko for me to assist her. Ako ang in-assist niya hanggang airport lahat. So basically, hindi ko na-enjoy. Ganun palang aksidente, no? Hindi pala pinipili kung anong pinag-aralan mo. Hindi pala pinipili kung mayaman ka. At hindi pinipili aksidente sa labas ng bahay. Pwede ka palang ma-aksidente kahit sa loob ng bahay. Salamat in advance sa OBI. Yeah. Ito po yung result ko in 5 years. Kotse. Pero para sa akin, hindi yung material result eh. Yung personality development. Kailangan nyo mag-negotiate sa buhay. Life is full of negotiation. Hindi siya take it or leave it. You have to give up something in order to gain something. At ito ang aking binigay para makuha mga resulta. Negosyo, at ito ang kinita ko. Tandaan nyo po, negosyo ang pinasok natin. Pag negosyo, minsan ang kita maliit, minsan malaki. Minsan maliit ang kita, minsan malaki. Yung malalaki ang kita ngayon, dating maliit din ang kita niya. At yung ngayon ay maliit ang kita, dating malaki din ang kita niya. Umiikot. It's a cycle. Kaya pag maliit ang kita mo, darating din ang panahon, lalaki din ang kita mo. Maliwanag! What if after 5 years magtatagumpay ka? What if after 5 years magtatagumpay ka? Paano mo haharapin ang mga challenges ngayon? Bibigay ka ba kung alam mo after 5 years magtatagumpay ka? O walan ka ng tao, okay lang. Pag nawala ka ng tao, naubos ang tao mo, ibig sabihin, tapos na sila sa misyon kung sumali sila. Hindi sila masamang tao, na-fulfill lang nila yung kanilang goal pag sa pagsali sa team mo. At kung maliit man ang kita mo, it's okay. Huwag mong aasamin ang malaking kita o magandang resulta. Ang asamin mo ay magkameron ka ng tamang ugali para harapin ang mga challenges na pwede para magtagumpay. Ganun eh. Magtatagumpay ka din. Ang mga nagtagumpay na tao, wala naman silang special skills. Wala naman silang special talent. Ang mga nagtagumpay na tao ay ordinaryong tao, pero ang malaking pagkakaiba, naniwala lang sila. Bakit hindi pumuputok ang grupo mo? Kasi baka hindi ka 100% naniniwala sa kumpanya. Bakit ka nagdududa, urong sulong? Baka hindi 100% ang iyong paniniwala sa kumpanya. Nagdududa ka ba kung legit? At dito na yung lingkod, legit ito. Yan, pero hindi mawawala na dapat maniwala. Ang resulta, do not compare your result to others.
madidistract ka lang. Pag nag-compare ka sa result ng ibang tao, ang gawin mo, isubsub mo yung sarili mo. Hataw ka ng hataw, hataw ka ng hataw, yes. Hindi yung tinihin ka sa resulta. Kasi pag tumitingin ka, baka hindi ka makagalaw. Tingin ka na isubsub mo yung sarili mo, hataw ka ng hataw, yung tinitingin mo sa harapan, wala na dito sa tagiliran. Nasaan na yung tinitingnan mo? Nasa likod na, kasi malayo ka na pala narating. Yes. Maraming challenges, maraming problema. May problema ka last year, may problema ka last month, may problema ka last week, may problema ka kahapon, may problema ka ngayon. Maraming darating na problema, pero pagkatapos ng maraming problema, maraming blessings ang darating sa'yo. Sana simula lahat, maniwala ka. Just believe now and beyond. Tanong, naniniwala ka ba? Yes! Nayayaman ka. Yes! Naniniwala ka ba? Nayayaman ka! Yes! Kung naniniwala ka, nayayaman ka, power of the words, bibigyan ko kayo ng 10 segundo. Sasabihin mo sa 10 tao na nandito, nayayaman ka. Okay lang ba yun? Hindi mo tatapikin. Pititigan mo mata sa mata at sasabihin mong yayaman ako. Maliwanag? Yes! 10 segundo, 10 tao, nayayaman ka. Alauna, alas dos, alas